By popular demand, Julie Ann San Jose naman tayo. Gaano na daw siya kayaman according to CelebrityNetWorth.com. Siya ay worth $7 million according to international media. So, we can speculate na may probable around 400 to 500 million pesos na si Julie Ann San Jose. And, madami nagsasabi kasi nakapag GMA 7 star ka, hindi ka makakaipon or hindi ka yayaman, but this doesn't seem to be the case kay Julie Ann San Jose. So, una siyang nag-viral, nakilala natin siya sa mga rendition niya, isa na dun yung super bass ni Nicki Minaj, tama ba yung pagkakasabi ko, sa YouTube. And then, after nun, nagkaroon na siya ng first album niya nga na sold ng 150,000 copies. At dahil doon, naka-receive siya ng Diamond Record Award. And after that, maaalala naman natin na sinign na siya ng GMA 7. At nagkaroon pa nga siya ng musical tandem with Elmo Magalona. Isa sa mga series ng palabas na memorable na ginanapan niya is Kahit Nasaan Ka Man, My Guitar Princess, Buena Familia, at remake film na Pinulot Ka Lang Sa Lupa. And noong 2015 din, nakuha niya na ang Eastwood City of Walk of Fame niya dito sa Pilipinas. And tuloy-tuloy na yung mga awards niya, hindi lamang sa Pilipinas, but in other countries, so na-recognize siya. We also know na very high class or high quality ang mga music videos na nilalabas ni Julie Ann San Jose. So, maraming nga nagsasabi na she should be noticed more because of her high artistic abilities and qualities na pag-produce. At alam naman natin na isa din siya sa mga most followed artists sa Spotify. And may mga memorable collaboration siya with Clock 9. Naging mainstay din siya ng Sunday Pinasaya, Party Pilipinas as host and performer, SOT, Bubblegum, Pepito Manaloto. At ngayon nga ay super trending siya for her role na Maria Clara. So, ang daming positive comments ng series na to kasi because of the storyline and the cinematography. So, nakikita naman natin na super trending ito sa TikTok. So, currently, merong 2.8 million followers si Julie Ann San Jose sa Instagram. And nakikita naman na very well-curated ang kanyang IG account. At nakikita na she's striving to have the high-end branding din. So, ngayon, nag-endorse na siya ng Coca-Cola, Aquaskin, Smart Air, TikTok, Lee Jeans, Vivo, Cream Silk, at maraming pang projects. So, napaka low-key niya lang. Alam ko may sarili din siyang business. Hindi ko lang sure yung clothing brand. But, congratulations, Julie Ann San Jose.